tingnan nyo to. Oh, ito naman sa survey sa Senate. Pakita natin. Oh. Ayan. Oh. Isipin mo, sa sobrang paninira nila kay Presidente Duterte, siya pa rin ang number one choice ng taong bayan. Oh. Diba? 58%. Oh. Tama ba? Dali, hindi ko mabasa eh. Medyo malabo na mata ko. 58%. Okay. Sabi nila dito, eh bakit si Erwin Tulpo, number 2? Okay? Eh di ba malapit siyang kay Romualdez? So ibig sabihin ba merong ano si Romualdez? Hindi. Alam mo, ang mga Tulpo, Tulpo is a brand. Remember, Tulpo is a brand for how many years? Even if maraming nambabash kay Raffy Tulfo, hindi mo mapapagkaila ang Tulfo Brothers, may brand na po yan. Kaya nga tingnan mo, bakit na andun din, pumasok din si Ben Tulfo. You know why? It is because they are brand. Tulfo is a brand. Whether you like it or not, Tulfo is a brand. Maraming naman tao na hindi naman nila alam na kadikit ni Erwin si Romualdez. Alam niyo ba kung anong papel ni Erwin Tulfo kay Romualdez? Ang papel po ni Erwin Tulfo kay Romualdez, kaya siya lagi nakadikit. Siya ho ang parang deputy speaker for communication. In other words po, para siyang PCO o secretary ni presidente. So si Erwin, tagapagsalita siya ng communication ni Speaker Romualdez. Kaya lagi siyang nakadikit. Okay? Pero ang taong bayan, hindi naman alam yan. Tayong mga may alam sa politika, tayong mga nakikialam at nakikigulo sa politika, tayong nakikisubaybay sa politika, alam natin yon. Pero ilan lang po ba tayo? Ibig sabihin, ilang percentage po ba ang hindi naman nung alam mo yun, hindi yung masyadong nakikialam sa politika, hindi yung masyadong alam niyo, sausaw sa politika, mapakarami pa ho niyan. At yun, pag sinabi mong Erwin Tulfo, Ben Tulfo, Raffy Tulfo, sa kanila iisa yan. Tulfo yan. Ah, mga Tulfo yan, matatapang yan, tumutulong yan. Yan lang. Yan lang ang nasa isip nila. Hindi nila naisip na iba si Raffy, na iba si Erwin, na iba si Ben. Ang naisip nila, ah, Tulfo. Tulfo, okay yan. Yan ang, alam nyo, this is a fact. Kaya nga sila pumapasok lagi sa Senate eh. Diba? Bakit sila, matagal, alam nyo si Erwin, bago pa si Raffy Tulfo mapasok sa Senate, balikan nyo. Alam namin yan eh, kasi dati, basta, may alam po kasi kami, kasi kakilala ni Mocha yan si Erwin Tulfo eh. At saka kahit si Ben, kakilala ni Mocha. May alam mo kami dyan na matagal na talagang, laging nasa survey si Erwin Tulfo. Dati nga nagta-top 1 pa yan eh. Even before Raffy Tulfo naging senador. So ano ang punto doon? It's because of the Tulfo brand. Not because of Romualdez. Kaya siya nag-number 2. Kasi yun yung sinasabi nung iba eh. Ah, kaya nag-number 2 yan, di ba? Lakas kasi niya kay Romualdez. Hindi! Well, ilagay mo nga sa survey si Romualdez, hindi yan papasok eh. So kung talaga malakas yan dyan, dapat sana nandyan yan. Diba? Oo, yan ang totoo. Sabi nito isa, madami din kasi silang natulungan na mahirap na mga tao. Alam nyo, yan kasi yung ayaw. Ako hindi ako Tulpo ha. Baka sabihin nyo na naman, Tulpo ako. Hindi. Nakikigulo lang ako kay Lamelo Yap. At saka hindi po ako Tulfo dahil ang talagang target ko lang doon si Libayan. Kasi mali-mali talaga sinasabi ni Libayan eh. Sablay na sablay. Yun ang pinakasablay na abogado na panood ko talaga. Alam nyo, eto kasi yan, ang mga Tulfo, kung hindi nyo nalalaman, dumaan kayo sa TV5. May pila yan. Araw-araw, may humihingi ng tulong dyan at natutulungan nila. Oh. Kay Ben Tulfo, alam nyo ba sa opisina niya, araw-araw may pila din. Nung panahon ni Erwin Tulfo, hindi ko na ngayon alam ha, kasi dati may opisina rin si Erwin Tulfo. Araw-araw may nakapila dyan, tinutulungan nila. So, whether ano pa ang sabihin natin,
maaring nagkakamali si Senator Rafi pagdating sa Senado. Kahit ba kadikit ni Erwin Tulfo si Romualdez, hindi mo maalis na ang dami nilang natulungan even before they entered into politics. Marami na silang nataniman, ika nga. Inaani na lang nila to ngayon. Ulitin ko, not because of Romualdez. That's my point here. Okay? I am not saying they are fitted to be the next senators. Hindi yun ang sinasabi ko dito. Ang sinasabi ko lang, ulitin ko, ang sinasabi ko lang, hindi dahil kay Romualdez kaya lumakas si Erwin. That's katarantaduhan. Oh, ayan, AcSCIS party list 20,000 guaranteed letter binibigay. Ayan na nga eh. Yan ho kasi yung hindi ho yan na alam ng ibang tao. Na grabe ho silang tumulong. Sobrang, yung tulong, kasi alam mo, remember, magaling ho yan. Hindi naman magiging senador yan si Rafi Tulfo kung bobo yan eh. Diba? Maaring hindi siya maalam sa mga gawain o protocol sa Senate kasi baguhan nga, 'di ba? 'Yun kasi yung inireklamo ng iba na hindi daw marunong si Rafi Tulfo sa Senate. Oh, sige, okay. Go. Oh, give it. But it doesn't mean bobo 'yan. Hindi makakarating yan sa Senado ng bobo. Hindi 'yan magtatap ng bobo. Ibig sabihin, nakapagtanim yan sa tao, nakapagtanim yan sa mga politiko. Hindi ka man nanalong senador kung laway-laway lang. Yung sikat ka lang, ang dami na hong nag-attempt na sikat lang, hindi nanalo. Kailangan marunong ka makisama sa mga mayor, barangay captain. Marunong ka yun. Hindi ka pwede yung ano lang, solo-solo lang. Gina Estrobor, maraming salamat po. So yun lang ang sinasabi natin. Baranbay, marami din sa Blazer. Yun nga sinabi ko, sinabi ko. Ulit. Kasasabi ko lang kanina, sabi nito, Banat Bay, marami disablay si Rafi Tulfo, bakit parang hindi ko naririnig? Ah, baka hindi ka nakabukas ang tenga mo. Mahirap talaga makinig ang taong hindi nakabukas ang tenga. Yung nagbibingi-bingihan, try mo. Kakasabi ko na nga lang kanina, dami sablay, di ba? Kasasabi mo, hindi ko binabanata yung sablay niya. Kakasabi lang. Bungol. Kakabanggit ko lang, di ba? Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Ang punto ko lang dito, hindi ko nga sinabing they deserve to be a senator. Hindi yun nga yung sinabi ko. Ang sinabi ko, hindi kaya nandiyan si Erwin, it is because of Romualdez. That's my only point! Anak na! Ulit-ulit! Ah, okay. Pero sa akin, ako, sabi ko nga sa inyo, sino dun among sa tatlong Tulfo? Si Ben Tulfo ang talagang hinahangaan ko. Hindi, ako, ito, ilang beses ko na sinabi yan. Kasi pinanunood ko yan, tatlo na yan. Si Ben Tulfo ang nakikita ko talagang may future to si Ben. May future to. Hindi yan mapapel, hindi yan maepal, hindi yan madikit sa politiko, pero bakit nasama siya sa pang 12? May future yung mama na yan. Yung si Ben Tulfo. Magaling talaga yan. Actually, yung firm niyan at saka yan, dikit yan sa mga Duterte. Ano yan? Talagang yan ang Duterte supporter talaga. Be observant and be focused, wala para walang ma-miss.